Di ba kayo nagtataka kung bakit walang Honda taxi sa Pilipinas? Pag-uusapan natin yan. Alamin natin kung bakit nga ba walang Honda na ginawang taxi. According sa Honda Cars Philippines President Noriyuki Takakura noong 2018, oo, nakakabus nga daw ng sales ang paglalagay ng mga Honda as taxi, kagaya ng Toyota, pero ang puso daw ng company nila nakatuon sa mga private car buyers at hindi sa mga taxi cabs. Sabi din niya, maapektuhan din daw ang resale value ng sasakyan pag pinayagan nila ito. Matagal din daw nila itong inisip at pinag-usapan bago pinagdesisyonan na hindi nila papayagan ang mga Honda cars na maging taxi cab. Pero pwede din daw naman silang gamitin ng mga transport network companies gaya ng Grab at Uber. Nagigets ko din naman ang thinking ng Honda company. Gumagana naman ang strategy nila dahil halos kapantayan pa nito sa market ngayon ang mga naglalakihang brands gaya ng Mitsubishi at Toyota. Doon nga lang sila dumaan sa prestige route, doon sa pagkakaroon ng perception ng mga tao na espesyal ang kotse nila dahil hindi ito ginawang taxi. Parang Microsoft Windows at Apple products. Parehas computer at software company. Pero yung mga PC, madali lang kalikutin at buting tingin. Yung iPhones at MacBook naman, stricto sila sa mga software at hardware nila. Pero parehas silang bumebenta at parehas malakas na company. Magkaiba nga lang ang market na pinagsisilbihan. Halimbawa, ang isang supercar company naglabas ng limited edition collectible na 66 supercars lang sa buong mundo. Hindi na sila gagawa ng ganong style kahit kailan. Syempre, tataas ang value noon at magiging sobrang rare. Sa tingin ko, ganun din ang naging strategy ng Honda sa mga kotse nila. Kadalasan, yung pagiging mamahalin at rare ng isang kotse ay paglilimita sa kanila. Ang nangyayari, nagkakaroon ng pakiramdam ang bumibili na espesyal at unique sila. Kung mangyayari man na maging taxi ang mga Honda, sasabihin ko kay Manong Driver, sagot ko na 2 litro, ibitik mo na yan bro. Sabi ng ibang mga netizens, baka natatakot lang daw ang Honda na makita ng mga tao na hindi reliable ang mga sasakyan nila. Sabi naman ng iba, dahil sa mahal ng presyo ng Honda, malulugi ang mga taxi fleet companies. Ano sa tingin nyo? Share this video at comment nyo ang opinion nyo tungkol dito.